Saan kayo ng tao, ang pagkakaalam niya is tapat kayo, yung pala, hunyango kayo, traidor kayo, ahas kayo. Pinuna ko si Mami Merly doon sa kanyang ginawang pagdadrama, which is the term na ginamit niya, ha. And nung pinost ko yung content ko na yon, nag-comment si Mami Merly, which is I'm very thankful na nag-comment siya. Pagpapakita lang na naiintindihan niya yung reason ko kung bakit ko ginawa yung content na yon. And sa kanyang comment, lumalabas na GC ng mga vloggers, of course, vloggers siya na close sa kanya, ang pasimuno. Ang nagpasimuno kung bakit kumalat yung SS na yon. Ang masakit dito, ito yung mga tao na pinagkatiwalaan ni Mami Merly ng kung ano man ang pinag-uusapan nila ay hindi dapat makalabas. So may naghudas mismo sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Mami Merly. Okay? Hindi ako sang-ayon sa mga sinabi ni Mami Merly, okay, yung pagdadrama niya, pero mas hindi ako sang-ayon sa ginawang panghuhudas ng kung sino man tong pinagkatiwalaan niya. Ang hirap kasi, ha? Puro kasi magagaling ata yung nasa GC na yan. Or may sariling agenda. Okay? Ang masakit, ginamit na naman si Mami Merly. Ilang beses na, okay? And Mami Merly is very aware of my stance against dyan sa mga taong kinukuha niya. Dito sa latest na to, hindi ko na siya masyadong napanood. Lately na lang uli, until this issue yung pumutok, nung bumalik na naman akong maging active. Ang masakit nito, itong mga bagong taong malalapit sa kanya, na akala ng lahat, ng supporters, talagang tapat kay Mami Merly, yung pala, yun din ang maghuhudas. Dito sa naghudas na to, bakit mo ginawa yan? Ano ang purpose mo? Pagkakitaan si Mami Merly? Parang malabo, di ba? Yung sirain si Mami Merly, yun yung mas pa. Masira si Mami Merly? Or magkano ba? Magkano ba ang inoffer sa'yo para ilabas mo yung screenshot na yan? Diba? Ipakita ko lang sa inyo yung screenshot na kung saan nag-comment nga si Mami Merly doon sa video ko na yon, na kung saan eto, sinabi niya nga na puro vlogger yung nanduroon sa GC na yon. Iilan lang sila na mga hindi vloggers. Or yung may kasama man silang iba, pero mostly vlogger daw yung nandoon. So nakikita nyo naman dyan yung mga sagot ni Mami Merly. And kahit na ganun yung sagot niya, talagang may mali pa rin siya. Although hindi natin kontrolado, diba? Kaya lang kasi ang kasiraan ng GC na yan is kasiraan niya, which is ito nga yung nangyari. At doon naman sa naghudas sa kanya, wala nang ibang term na pwede pang gamitin eh. Kasi pinagkatiwalaan ka, pero hinudas mo yung taong nagtiwala sa'yo. Di ba? So, ano pang pwede mong gamitin term doon? And balita ko, may hint na sila kung sino yon. Ha? May hint na sila. Napanood ko yung isang supporters din ata ni Mami Merly na vlogger, si Chun20, na-mention na doon na kaya ka tinatawag na animal. Kasi nga, ganun daw yung ugali mo, ha? And I know, I have an idea, but ayoko manggaling sa akin. Kilala niyo na rin siguro kung sino yon. Ang point dito is, pinagkatiwalaan ka, di ba? Naging open sa inyo, yung matanda. Anong ginawa ninyo? Kung alam niyong mali yung sinasabi ni Mami Merly, bakit hindi ninyo sinawata? Hindi niyo sinaway? Diba? Kung concerned talaga kayo sa matanda, o sabihin na natin talagang
Stubborn din si Mami Merly. Pero at least, ha, sinabihan nyo rin doon sa GC ninyo. Para kung sakaling in-screenshot nyo yun, di lumabas, malinis pa kayo. Gagawa rin lang kayo ng kalokohan ninyo. Hindi nyo pa pinulido. Kung sakaling doon sa loob ng GC na yun, sinawa nyo si Mami Merly, tapos sa kanyo pinost, di lumabas, malinis kayo. Eh, anong ginawa ninyo? Sinira nyo na yung matanda, nasira pa kayo lalo. Dahil nga dyan sa ginawa ninyong pag-share ng screenshot niyan, kahit isang tao lang yan, kahit nasa malapit yung pangkaibigan yan, ang point doon, usapan ninyo yan dyan, sa GC na yan. Pero, sinier mo. O yung pinagkatiwalaan mo, paanong nakarating yan doon sa hindi dapat makarating? Diba? Kaya nag-live uli yung matanda. Nagalit na galit. O. So, umami na ngayon siya. So, kayong mga nasa GC, kung hindi nyo rin kaya maging tapat sa pinapasukan yung GC, kung ako sa inyo, huwag na kayong pumasok. Kasi nakakasira kayo. Makakasira lang kayo ng community. Alam nyo, marami ng mga sablay si Mami Merly, dinadagdagan nyo pa. Imbis na tunulungan nyo yung matanda na ayusin yung sistema ninyo dyan sa community ninyo, eh mukhang sinasang-ayunan nyo ng sinasang-ayunan eh. Tapos, gagawan nyo ng kalokohan. Parang, ano kayo eh, parang mga doble kara. Mabait pag nakaharap, traidor pag nakatalikod. So, kung sino ka man, kilala mo kung sino ka, kung mapanood mo man to, mag-react ka para, para magkaalaman na kung sino ka talaga. Ha? Alam niyong mali na yung ginawa ng matanda, dinagdagan niyo pa. Sinang-ayunan niyo pa. Porke ba nagbibigay? May binibigay sa inyo? O dahil sa meron kayong contact na agin sa kanya at na magkano ang presyo? Baka na nangyari dyan. Ako lang eh, nagbibigay ng opinion ko. Ngayon, kung tatamaan kayo, eh, pasensya, sorry, tao lang. Nagsishare lang ng aking saloobin at nakikimarites. Nakikisaw-saw sa isyo ninyo. Kasi, bakit? Kasi, bugbog na yung matanda. Ha? Hindi, malabo naman sabihin yung kumakampi ako sa kanya dahil ako mismo, bumati ko sa kanya. Oh. Ang akin dito is, mali na yung ginawa ng matanda. Ha? Doon pa lang sa mga binasa niya na yon, na screenshot na yon, ba, wala kayong isip para pagsabihan siya? Oh. Kahit na sabihin nga natin, ulitin ko, kahit na sabihin natin matigas ang ulo ni Mami Merly, kung yan, kahit doon sa chat lang, sinabihan nyo, Mami, huwag namang ganyan ang gawin ninyo. Kung magdadrama rin lang kayo, eh huwag nyo nang sabihin sa amin dito. At ipong ganun. Oh. O, sa kanyo ngayon, screenshot. Ibigay kung kanina nyo gusto ibigay. Ganun dapat ang ginawa nyo sa susunod. Ah, kung sino ka man na ahas ka, pag-isipan mo yung mga susunod mong gagawin para maging malabas na ikaw pa ang hero. O, di ba? Ikaw pa ngayon yung magiging hero nga sa namang nangyaring pag-ano nito. Di ba? Lumalabas dyan na pinigilan mo siya. So, yun lang yung gusto kong i-share dito sa content na to kasi hindi maganda na pinagkatiwalaan kayo ng tao, ang pagkakaalam niya is tapat kayo, yung pala, hunyango kayo, traidor kayo, ahas kayo. So, hanggang dito na lamang po at maraming salamat.